may pangangamba na laging merong kulang at kailangan pang gawin ang Gilas Pilipinas bago pa man sila sasabak sa World Cup. Eric Spoelstra, mas gustong maging more involved mga kaibigan sa lahing Pinoy. Posibleng mapanghawakan ang Gilas squad sa paparating na hinarap. At ito ang hula nitong ni Jordan Clarkson mula sa kakayahan ng Gilas Pilipinas na dapat tulala ng team, lalong-lalo na kay Chot Reyes. Pero bago ang lahat mga kaibigan, isang araw na lamang ang hinihintay bago pa man magsisimula ang FIBA Basketball World Cup at ang Gilas Pilipinas head coach na si Chot Reyes ay sinabing meron pa rin mga areas mga kaibigan na dapat mapa-improve ng team. Kasunod ang conclusion mula sa kanilang tune-up games nitong mga huling linggo. Kahit sinong coach nga raw ang tatanungin, ang lahat nga raw sa kanila ay sasabing hindi pa nga raw sila handa. Lagi nga raw nilang bit-bit ang takot na meron pang laging iilang bagay mga kaibigan na dapat gawin at tapusin ang Gilas Pilipinas bago pa man sila haharap. At pareho rin ang mga bagay na ito sa mga coaching staff. Ito ang kanyang sinagot mga kaibigan sa panahong siya ay napagtanungan kung ang Gilas Pilipinas nga ba ay handang-handa na sa World Cup. Patuloy pa nitong ni Reyes, anuman nga raw ang kanilang ginagawang pagsasanay, nagkaroon ng iilang tune-up games. Gayon pa rin nga raw, ramdam pa rin itong ni Chot Reyes na meron pa rin mga iilang bagay na dapat nilang tapusin at gawin. Ang Gilas team ay nasa final phase na mga kaibigan mula sa kanilang tatlong buwang pagsasanay at paghahanda bago pa man nila haharapin ang Dominican Republic sa paparating na Biyernes sa Philippine Arena. Ang huling tatlong tune-up games, nakita natin ang Pilipinas na naipanalo lamang nila ang isang laban at iyon nga ay nagmula laban sa Ivory Coast bago pa man sumunod ang dalawang pagkatalo laban sa Montenegro at sa koponang Mexico. Ang kanilang huling araw ngayon ay nakasentro lamang para ayusin ang iba't ibang bagay na kung saan ito nga ang laging ginagawa nila mula sa kanilang buong pagsasanay at paghanda. Na ayon pa nga kay Chot Reyes, tanging pinagpatuloy lamang nila ngayon ang pag-intindi mga kaibigan kung paano nga ba sila naglalaro sa opensa, kung paano nga ba sila umaatake at kung paano sila dumedepensa sa parehong panahon. Ito nga raw ang kanilang laging number one priority. Patuloy pa nitong ni Reyes ang ma-i-balance at may pagpatuloy na ma-improve ang flow mga kaibigan mula sa kanilang opensa. Dahil ramdam nga raw niya mga kaibigan na sila pa rin nga raw ngayon ay wala pa sa level kung anuman ang kanilang ninais. Halatang halata dahil nga raw ito sa mga iilang late additions. Ngunit ang lahat mga kaibigan ay nagtatrabaho ng labis. Ang bawat isa ay nagsasanay kasama ang tamang mindset. Siya ngayon ay umaasa na ang huling araw na ito ay makakatulong sa kanila. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pangangamba nitong ni Chot Reyes? Sa kabilang banda naman, bago pa man siya naging isa sa most well-renowned coaches sa larong basketball mga kaibigan, ang Miami Heat coach na si Eric Spoelstra ay laging pinangarap na maglaro sa PBA. Matapos nga niyang ginabayan ang mga batang Filipino basketball aspirants during sa kanyang clinic mga kaibigan na kung saan naging host dito ang USA Basketball nitong araw ng Miyerkules. Itong si Spoelstra ay naharap sa kanyang panahon mga kaibigan para sumagot sa mga katanungan mula sa media. Surprisingly, ang Team USA assistant coach ay ibinunyag mga kaibigan ang isa sa pinaka-pinangarap niya noon sa sport. Na ayon pa nga kay Spoelstra, halatang halata na siyang araw ay lumaki habang hawak ang goal mga kaibigan na maglaro sa PBA. Itong araw ay ang kanyang laging pangarap noon na siyang ang kanyang ina mga kaibigan ay nagmula sa Laguna. Ang kanyang pamilyang araw ay laging nagpapadala ng VHS tapes ng PBA games. At dito'y nakita nga raw nito kung gaano nga ba nakakaloka ang clouds na kung saan umabot sa punto na siya ay napawaw mga kaibigan at sinabing gusto nga raw niyang maglaro sa lugar na ito. Sa kasamaang palad para kay Spoelstra, hindi nga ito nakapaglaro sa PBA mga kaibigan or maging sa NBA. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay ang panimula lamang patungo sa kanyang ultimate biggest contribution sa sport ng basketball.
habang hindi nakapaglaro ng basketball professionally sa Pilipinas. Itong si Spoelstra ay nag-bounce left and right, mga kaibigan, hanggang nahanap nga niya ang kanyang daan patungo sa Miami Heat. At ang lahat ay naging history na lamang. Patuloy pa nitong ni Spoelstra, ito raw ang mga bagay na laging parte sa kanyang plano. Siya nga raw ay nagtapos na maglaro overseas mula sa mga iilang taon. At lagi nga raw niyang sinusubukang maglaro sa lugar na ito, hanggang siya ay narirouted patungo sa Miami Heat. Kasama ang Miami Heat, mga kaibigan, siya ay nakapagtapos kasama ang dalawang NBA titles at kabilang sa top 15 coach, mga kaibigan, sa Professional League. Ang kanyang kagustuhan na maglaro sa loob ng court, mga kaibigan, ay nagtungo sa isang kagustuhan para turuan ang mga future talents. Ang lahat nga raw na ito ay nagsimula sa panahong bumisita nga ito sa Pilipinas. Dagdag pa nitong ni Eric Spoelstra, sa panahong nagsimula nga raw silang pumunta sa kanyang homeland kasama ang NBA at ginawa ang mga iilang camps at clinics. Dito nga raw niya tunay na naramdaman, mga kaibigan, na gusto niyang maging more involved kasama ang kanyang lahi. Speaking of involved sa lahi, mga kaibigan, posible nga kayang dumating ang pagkakataon na itong si Eric Spoelstra ay mapapanghawakan ang Gilas Pilipinas squad sa paparating na hinaharap. Anong masasabi niyo, mga kaibigan? Ang sumunod, habang papalapit na ang international competition, ang spotlight, mga kaibigan, ay nakatuon ngayon sa home Philippines team na kung saan dito yung na-features ang Utah Jazz star guard na si Jordan Clarkson. Itong si Clarkson ay optimistic, mga kaibigan, sa paparating na tournament. Itong si Jordan Clarkson ay ibinahagi, mga kaibigan, ang kanyang pananaw sa team sa paparating na event na kung saan sinabi nitong ni Clarkson na gustong-gusto nga raw niya ang tsansa ng Gilas Pilipinas na sila ay makakagawa ng iilang bagay. Itong si Clarkson ay sasapi sa tabi, mga kaibigan, kasama itong si Kai Soto, ang 21-year-old 7-footer. Itong si Kai Soto ay hindi pa nahanap ang footing patungo sa NBA, mga kaibigan, matapos nga itong naging undrafted noong 2022. Ngunit ang Pilipinas ay may hopes para sa kanya na kung saan hanap nga nila ngayon ang depensahan ang home country. Ang Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan at mahal na mahal ang larong basketball. Ang pangalan nitong ni Clarkson ay nakatatak na sa lugar na ito. Naayon pa nga sa Utah Jazz star, mga kaibigan, nakikita nga raw niya ang pagmamahal sa mga taong ito sa larong basketball. At hindi na nga raw isang sorpresa na ang bawat laban ay magiging sold out. Itong araw ay natitiyak na isang maingay at ang lahat nga raw ay mararamdaman ang pagmamahal, mga kaibigan, at suporta kung sakaling ikaw ay maglalakad sa syudad habang ang mga tao ay naglalaro. Ang Philippine squad, mga kaibigan, ay mayroong huge home court advantage sa bawat sa kanilang laban. Si Clarkson ay nagmula pa sa kanyang career kasama ang Utah Jazz at siya ay hanap ngayon na ma-translate ang momentum na ito at maidala sa FIBA World Cup na kung saan bubuhatin nga niya ang buong basketball loving nation, mga kaibigan, mula sa kanyang likuran. Anong masasabi niyo, mga kaibigan, sa mindset nitong ni Clarkson?